Gainiel, sino-sino ang maghahatid ng eulogy ngayong gabi? Gretchen, nakatakdang magbigay ng huling pagpupugay ang mga kapamilya ni Susan Roses. Pero kani-kanina lamang ay may dumating pa mga personalidad para sa kanyang huling lamay. Isa sa mga personal na nakiramay kanina si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na inalala ang masasayang pagsasama nila ng yumaong movie icon. Ninang ko po si yung Susan dahil nga inaanak ako sa kasal ni Ninong PJ, nakikiramay ako in our own little way. Talagang nakakalungkot, but at the same time, siguro time to rest na rin. Medyo may edad na rin ang ninang. Tapos at least, magkasama sila ngayon ng ninong. Walang patid ang pagdating ng mga tagahanga. Tulad ni Nanay Perla na kahit ipinagdiriwang ang kanyang 72 kaarawan, ay hindi pinalagpas ang pagkakataong makita ang idolo kahit sa huling sandali. My birthday, my 72nd birthday. This is the last day of viewing. I didn't know that I will cry when I saw her in the coffin. Kasi all my life, favorite ko talaga siya. May integridad. Walang masamang record, kagalang-galang, very fine lady. Ngayong gabi, nagkaroon ng misa na dinaluhan ng mga mahal sa buhay ni Susan. Nakatakdaring magbigay ng huling paalam at pasasalamat ang mga kapamilya ni Susan sa pangungunan ng kanyang anak na si Senator Grace Poe. Puspusan na rin ang paghahanda sa Manila North Cemetery para sa libing bukas. Makahulugan para sa pamilya po ang pagbubuklod muli ni Susan at FPJ sa bagong gawang puntod. Pag-iisahin po natin yung marbles niya para maging kagaya nung nandoong granite. Maganda po yan, talagang magkatabi sila para sa ganoon, sa kusama sila na ron, magkasama sila. Gretchen, bukas ng 11:30 ay ihahatid na nga si Susan Roses sa kanyang huling hantungan sa North Cemetery. Pero bago yan ay magkakaroon muna ng misa dito sa Heritage Park ng 9:30 a.m. At doon nga ay magsisimula na rin ang prosesyon papunta ng North Cemetery. Gretchen.